Okay guys, so nandito ulit tayo sa another video related sa Monsta Infinite. So sinishare lang naman natin sa channel na to yung mga NFT games na nagjo-join tayo or nag-i-invest tayo. Of course, as a reminder, syempre let's always do our own research then, and at the same time, let's only invest what we can afford to lose, diba? Pero for now, yung mga nagfa-follow dun sa channel natin, to confirm lang, so continuous pa rin naman yung pag-participate natin, pag-join natin sa Axie, sa Dragonari. And then ito yung Monsta Infinite, so tinatry natin na maka-join din dito. Yung recent na nabili ko ng mga NFTs is yung Devikins. And then recently, yun nga, nakita ko rin tong isa, yung Player Mon. So isa rin yan sa mga i-cover natin sa YouTube channel natin. So yun, pakita lang natin guys yung nangyari sa pre-sale 2.0. Sobrang daming subscription, and para ma-ensure nila na maraming member ng community yung maka-join, so in-introduce nga nila tong oversubscription method, wherein merong sales target, and then kung ilan yung contribution ng buong community, i-divide lang nila yon, tapos kung ano yung subscription percentage, yun yung magiging divisor natin dun sa BNB na invest natin. So yun nga, no, nakapaglagay tayo dito ng 5 BNB dun sa previous video natin, pero yun nga lang, sobrang laki kasi nung naging subscription, so nasa 2150, so ibig sabihin nito divided by 21.5 yung na-contribute natin. So kung i-divide nga natin yon, so let's say 5 divided by 21.5, so meron tayong masasecure na 0.23, and nakita niyo naman yung minimum contribution dito is 0.1 BNB. And malaking bagay kasi yung 0.1 BNB kasi it amounts to 240 money tokens. And yung 240 money tokens, isang team na daw yon ng regular Monsta. So yun. Well, na-surprise pa rin talaga ako, and medyo hindi ako makapaniwala na ayun nga, hindi ganun karami yung nakuha natin ng money dito sa pre-sales 2.0. Well, even siguro yung iba, lalo na yung hindi naman ganun kalaki yung nilagay na BNB, for sure di rin sila masaya dun sa turnout nung pre-sales 2.0. And lalong-lalo na yung sinasabi nila ng mga whales, talagang marami. Marami talaga akong kilala na nagbigay ng 200 BNB and more. Kaya at least meron silang parang 9 to 10 BNB na secure multiplied by 2,400. So ganun karami yung money na magagawa nila. And 1 BNB, 2,400 money, so 10 teams na to, diba? Lalo na kung gusto mong gumawa ng maraming teams and magkaroon ng mga scholarship. So once na makapag-stake ka dito, hindi naman lahat mare-release. Yun, medyo advanced din naman sila makapag-strategize dito para hindi lang maging parang magpa-pump lang or rug pull yung mangyayari dun sa NFT game na to. So meron siyang mga dates kung kailan i-unlock yung mga money na masasecure natin dito. So guys, so kung gusto niyo nang malaman kung ilan ba yung nakuha ko, so di na tayo magko-compute. So padaliin natin yung buhay natin. So yun, may nakuha tayo na 576 na money. So let's say ano na rin yan, di ba? Dalawang team, tsaka isang siguro regular Monsta. So sana makabili pa tayo. Kasi nag-start na sila na mag-announce pa ng maraming mga public sale. So yun, nakita nyo sa DuckDAO, tiningnan ko rin yan. Well, yung challenge lang dito sa mga launchpad and mga partners is kailangan mo mag-whitelist, kailangan mo mag-stake doon sa mga website nila, meaning bibili ng mga tokens din doon sa kanila para makabili.
parang hindi siya ganun ka ano, hindi siya ganun ka convenient sa akin. So siguro hintayin ko na lang din yung sa pancake swap para makita natin yung kung magkano ba yung mga matitinda na money. Nag-try din ako na mag-compute lang. So tinry ko na i-estimate. So let's say nga na merong 0.1 BNB. So isang team daw yan. So lumalabas nasa 2,150 isang team. Ganoon naman talaga eh. Lahat ng mga nagsisimula pa lang na NFT, kapag nauna ka, mas malaki yung chance na makamura ka, and kapag tumaas yung value nun, syempre dun ka na makaka return of investment. But for now, yan nga yun. Tapos kung iisipin nyo kung magkano yung isang money, let's say na 2,154, divide lang natin yung 240, so nasa 8 to 9 pesos, di ba? Magkano ba yung isang, o magkano ba yung palitan ng dollars ngayon? So nasa 49.78. Ang gusto nating kunin dito is magkano ba yung 8.9 sa $1. So nasa ano siya, 0.17. So dyan siguro maglalaro yun, or worst case mas mataas pa dyan kung marami talagang bumibili, for sure. Sinasabi kasi nila na sa pancake swap yata magkakaroon na ng public sale tomorrow at 2 AM din. Hindi ko pa lang sure, pero for sure makakuha tayo ng announcement doon sa mga official social media account. And then yung price nung per money, hindi pa natin alam. So hintayin na lang natin na ma-announce din yun. Guys, so binantayan din namin gaano karami talaga yung nag-participate. So nangyari talaga is after mo mag-invest dito. So sabi nila parang until 1 AM dapat ngayon yung i-end. Pero wala pang 1 AM, parang around 9 PM na end na yung pre-sale 2.0. And then sobrang smooth din ng nangyari. I'm not aware kung meron mang mga issues, pero nabalik naman yung remaining BNB ko coming from 5.0. So nabalik naman tong ano ko, 4.9. So ipe-prepare ko na lang to for the next sales na makikita ko. And sana makakuha pa tayo ng mga money, kasi ang plan ko rin naman dito is makapag-build ako at least 10 teams. And then yun, long term isasama ko rin to sa mga contents natin, tong Monsta Infinite. So maganda to, so as in nasa mga pilot players tayo, so ma-experience talaga natin. So far going well naman talaga yung ano, yung pag-handle ng Monsta Infinite dun sa mga sales. Na-anticipate nila yung dami ng mga users, unlike dun sa ibang mga, to be honest, yung ibang games na nagjo-join tayo, like yung sa Devikins, diba, nagkaroon ng problem sa mga transaction. Di nila ini-expect na sobrang daming bibili ng NFTs nila. And ano pa ba, sa Dragonari maganda naman yung experience natin, and ang bilis nila mag-adjust dun sa mga issues na na-encounter. So sana ganon din tong Monsta Infinite. So kita nyo naman dito yung staking. So ma-unlock lang yung mga tokens based dito sa mga dates na to. And kung whale ka man, naglagay ka ng maraming money, so by October mo pa fully marirelease lahat ng money na in-stake mo dito sa ano, sa Monsta Infinite. So yun lang. So meron din mga nagtatanong dun sa ano natin, sa isang upload natin, nawawala daw yung ano niya, BNB. Check natin ah, quickly. So nawawala daw yung BNB niya, and hindi pa niya ako na balikan ulit. Pero sinagot ko naman siya dito na dapat, wait lang. So sinagot ko naman siya na dapat lahat ng mga tokens na over sa subscription, so babalik dapat yun sa wallet niya. And kung
ilan lang yung allocation na makuha niya for pre-sale 2.0 si Ernesto Gabriel. Dapat yun lang yung makuha niya rin. So, depende talaga siya kung ilang BNB yung nilagay niya. So, guys, yun lang. So, quick update lang. I hope it helps. And kung meron kayong mga questions related sa Monsta Infinite, I'm part of the ambassadors ng game na to. So, I can definitely recommend your inputs or even ask questions internally para ma-share ko din sa inyo. So, guys, thank you for watching this video and till our next one. So, thanks, guys. Bye!